in effect, it's a way to to frustrate the proceeding of the Committee on Good Government. Mm-hmm. Kaya nga po ako personally, I thank Attorney Zulaika for attending. No, finally, she finally showed up. Nagpakita na po siya at sinagot yung ating mga katanungan. Yun nga po, it appears that consistent with the statement and the testimonies and answers of the former spokesperson of the Vice President, nung siya po ang Secretary ng Department of Education, si Attorney Poa, consistent po yung sinasabi ni Attorney Zulaika at saka ni Attorney Poa na parang compartmentalize yung pagmamanage nila sa kanilang opisina na may mga certain aspect na hindi nila alam at hindi binibigay sa kanila na parte ng kanilang role or task or trabaho. Di ba so, unusual ho yung congressman na ikaw ang chief of staff, hindi mo nalalaman ang ilang mga bagay na nangyayari sa Office of the Vice President? Well, it raises questions nga po, kabayan, no? Kasi pag chief of staff po kayo, normally, kayo po yung talagang gumagalaw middleman. Sa opisina. Middleman. Oh. You will be running the office administratively. You will only be reporting to your principal. In this case, yung head ng agency nyo. Opo. Apparently, mukhang hindi yun ang pag-implement ng kanilang pulisiya within the office. Ang sinasabi po ni Attorney Zulaika is alam po niya na may, nung tinanong po siya about the confidential funds, ang sabi po niya, alam po niyang may confidential funds. Mm-hmm. Although yung confidential expenses, kung paano po ginasta ito, hindi po niya ito daw nalalaman. Kasi Ms. Gina Acosta, ang sinasabi po nila na siya yung nag-handle ng disbursement, no, and expenses, ng confidential expenses. Pagdating po doon, siya daw po yung may alam doon. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.